So yan, good morning. So may report tayo dito. Okay. It's open. So ating customer ay si Sir Bresley Jeff. Para sa saan to? Pasig City. From Pasig City. Okay. Ipapagawa niya ay so 970 pallet. Okay. From Pasig City. Pallet. GTX 970. So hindi ko alam kung ilang gig ito. I think sa 4 gig. Ilang gig pa to? This is ilang gig? 4 GB. Okay, 4 GB. 4 GB. 970 tapos from Pasig City. Pasig. Amen. Okay. Let's start. Balot na balot. Paano ko siya bubuksan? Para hindi masira yung ano. Ayan dito. Sira kaya? So, iglesia ang mayari. Iglesia ni Cristo, Distrito ng Metro Manila is. Okay, so, pallet 1970. So, single pan yung ano. Dalawang ano siya. Okay. Just check natin yung shorted. So, may ano to? Lawang. So, Iglesia ni Cristo may-ari. So, diet mode tayo. So, upload natin sa YouTube ang kanyang. So, hindi naman siya short. Medyo mababa lang siya. 300. External. So, okay. So, check natin siya. Testing natin. Usually, na-repair na to. May mga ano siya. Ano na yung hinang. So, inspect natin muna. Microscope. Saan na ba siya?
Number 1. Esto. So yung lines, buhay pa ba? Ito dun. So, may line siya dito. Check natin ito. Check natin kung shorted. Lines ba yun? Ha? Hindi. Lines ba? Anong line siya? Ay, hindi pala. Hindi pala siya line. Ito, may kalawang. Capacitor. Test nga natin ito. Tiyan, gabi tayo na. Ay, iba pala ang port na ito. Ito lang plus. Tapos, dalawang 6-pin. Matanggal. Tumikit na. Power on. Saan ang problem niya? Hindi umiilaw. Umiilaw na siya. Pero walang display. So wala siyang display. Tingnan natin kung detected. Direct natin.
Okay, pag direct may display. Ayan siya pag direct. So direct on board. So ibig sabihin ang GPU ay not detected. So may problema tayo. GPU is not detected. Okay. Patayin na natin. Okay, yan muna natin 'to. So not detected. Okay. GPU is not detected. So, may problem tayo sa mga linya. So, hindi siya detected eh. Tingnan nga natin dito. Master sound. Check natin yung may kalawang. Saan pa to yung line? So, isa na to. Ito siya ng GPU chip. Kaya ito ko nagbuo kaya. May kalawang dito eh. So buo yan. So mukha naman buo. Alasin muna natin.
Nvidia. Wala pala tong IC. May missing parts pala to. So, yung reading natin dito sa amin 12 volts ay iba. So, nasa 300 milliamps lang. 300 milliamps. 300 volts pala. Sa diode mode. 300 millivolts. So, ibig sabihin may problema tayo dito. Sa 12 volts line. Sa kabilang version na to. Oh. Ano to? Repair history? So, may repair history siya. I think. So, line, position, di pantay. Tapos, meron siyang tinga. O, sira ba to? Tinga siya. Ito, paliktaran. Ito. Tinga din. Oh, na-repair na nga siya. May ano eh. So, pin number 1. 300 lang siya. Baba. Ito isa. Ito yung exact. Ito yung 0.5 volts. 500 millivolts. Itong isa yung 300 millivolts. So, mababa. Kaya ito. Tinamper ang pinalit. Ay, alam ko hindi ito 10 ampere eh. Pero I'm not sure. Kasi 10 ampere nilagay dito eh. Alam ko dito mababa lang to. Nandito yung fuse. Parang ganito yung fuse lang yun oh. Yan oh. So, may no missing parts na ito. Hindi dito nilagyan, nakaangat pa siya. Ibig sabihin yung line sa kabila. Hindi pa nakadikit. Siguro shorted na dito. Ba't nakadikit yan dito? So,
bonitito. So ito ay FD6023C. So wala tayong ganitong IC. Itong isa, possible eh, no? May marking siya ng ano, ng tumagas ang ano, latak. Ito. Ito, sa kabila. May marking siya ng ano. Malinis na siya. So ito yung isa, mababa siya. Bakit siya parehas? I think magkaiba to dapat eh. No? Bakit siya parehas? Hindi ko sure, sigurado. Parehas siya yung IC nito parehas. Buo naman yung mga piece na to. Hindi siya buo. Open siya. Ito isa. Yan, open. Ayaw. Na kaya sira? So, racer tayo. Ano siyang display? Voltage. So, power on. Minute band chip. So, hindi nag-over siya yung chips. 12 volts sa kabila. Wala. So, wala siya dito. Open yung fuse. Wala siya yung supply. So, meron tayong 5 volts, 3.3, 3.7, 12 input. Okay. Available. So, BIOS. Meron tayo sa BIOS. 1.8. This is 1. Ah. O tama, 1.8 meron. Yung pangatlo. Wala din. Bias to eh. Meron. Okay. So, yun nandito. Palagay ng yung core nito. Sira. Dito, itong core na to. Pero yung tatlo, gumagana pa. Ito ay 7.1. Wala siyang output.
So, andito pala ang 12 volts. Pero parehas siya. Bakit siya parehas ang IC? So, this is 12 volts. Then, lumiban. 12 volts again. So, dito. 12 volts. Dito, hindi siya 12 volts. Okay. So, ang gagawin natin. Dahil yun lang ang nakita natin issue. Palitan natin yun. So, Iglesia ni Cristo ang mayari. Nating re-reverse. Oh, turn up na. May init yung ano? Capacitor. Ito. Okay. Let's replace the ano. So, dito, 10 ampere. Yun na lang din na ipa-operate natin. Meron ako naman ako ganyan. Pwede rin ano. Kung may mga fuse dito. So, wala. Maliliit. Maliliit yung fuse na nandito. So, mga ano kasi yung mayroong ganyan fuse malalaki sa pyra. So, mayroon yata ako dito ang fuse. So, hanapin ko yung fuse ko dito. O, alam ko, konti na lang yan. Ayun lang, nasan kaya ang fuse ko? Hanap ako, maghahanap pa ng fuse. O, konti na lang yan eh. Ilang peraso na lang yung fuse ko na yun. Parang naubos na yata. Wala na ang fuse. Naubos na. Pyesa natin. Ah, ito meron pa. Yan, 10 ampere. 10 peraso yan. Pang sapphire fuse. So, paltan na natin. Kagaya na ito. 10 ampere. Okay. Ay, sorry. Ipan ka kumusok kasi. Wala pa tayong nabibiling. Wala pa ako nabibiling ano eh. Hindi pa mainit. Eh, na pa. Hindi ba ako nakakabili ng ano? Exhaust. So, order pala ako ng exhaust ngayon eh. Ayan. So, gawin natin ang pampalambot. Ten ampere. Lagyan natin ng konting LED.
tiếp thôi. Khoan nè. Natin. Yan, good na siya. Tingnan natin kung magbo-blow. Kung magbo-blow yung ano. Yung fuse. Ito kasi itong core na ito, pag may shortage sa core na ito, at bumigay yung isang core dito, yung pag pinapalitan. So, hindi na kailangan siyang palitan. At bibigay lang siya ng bibigay. Marami, nakapag-repair na ako ng mga ganyan eh. May shortage yan dito sa ilalim ng ating GPU chip. So, try natin. So, yun lang naman yung naging ano. Nakita natin yung issue. Tapos lagyan natin ang connector. Oops, may nalaglag. Tignan natin kung iinit yung chip. Una natin yung monitor. Oops, nalaglag up. On ang monitor. Saksak natin ang dalawang 6-pin. Easy job ba ito? Easy job? So, ayan. Subukan natin siyang i-power on. Tingnan natin kung mag-o-open ulit siya. Power on. Shorted ba? Shorted. Shorted siya. Hindi siya nag-on. It's shorted. Umiinit ito. Open na ulit siya. Tama ba? Shortage siya. May shortage tayo. Kaya siya nag-open. Ibig sabihin dito yung shorted. Ay, dahil mo. 300 siya. Tapos dito. Anong nangyari? Okay, may shorted tayo dito sa part na to. Ito siguro. So, may shorted. Buhay dito, patay, sira na yung ating fuse, sayang. So hindi natin na tester, so kalimutan natin. So saan ba siya? Meron dito sa part na to, dito. Shorted tayo dito. Try na natin. Silipin natin sa microscope. Ano tayo? Ohms.
Sayin natin kung ilang ohms ang bawat IC. MOSFET na ito. Ito mga tri-pole MOSFET. So, may nakaturo naman, pin 1. So, sayin natin siya. Meron tayong 10 kilo ohms sa kabila. Meron tayong 10 kilo ohms. Sa kabila, meron tayong 10 kilo ohms. Okay. Wala naman ako nakikitang ano sa ano. Siya ay shorted. Itong X-Fuse kasi na to. So, mayroon dito. So, yung papunta ng kanyang positive. Yan yung shorted. This is a 12 volts. So, tanggalin ulit natin ang fuse. Kasi yung first 12 volts, hindi siya shorted. Hindi kasi ito ground eh. This is a positive line eh. Ito yung shorted. So, dito hindi. 3.8. Tingnan natin. So, wala tayong schematic na ito. May init itong mga capacitor na ito eh. Pero pinagtataka ko dito ito kasi. Ito yung pinagtataka ko dito eh. Shorted din siya. Then,
Bukan natin mag-eject. Subok lang. Okay, 12 volts. Ten volts. Baba lang natin ng 3 volts. Three point three. Okay, so let's check. Sumiinit yung chip. Sumiinit yung chip sa 3 volts injection. Ayun lang ang mahirap dito. So, bali ito ay, so wala na siyang pyesa. Ibig sabihin, kung patay yung isang core niya, kung pinalitan na siya, tapos pumutok din yung pinalit na IC, sira yung isang core dito. Isang core lines. Ngayon, kung titesterin natin nga. So, may problem tayo din sa fuse, hindi siya pumapasok. Kasi 12 volts dito present, pagdating dito shorted. 12 volts papunta galing sa power external yan. Kasi ito ay dito. Dito sa fuse na to. Sa resistor. So, ayan. Connected siya. Ibig sabihin, external power supply. Ngayon, ibig sabihin, itong power supply na ito ay meron ditong dinadalang power IC. B-core IC. At ito ay merong, itong dito naman ay merong B-core IC na dinadala. So, palagay ng ito, galing dito ay connected siya dito. Ito ba? O itong fuse na to? Wala. Dito. Dumaan siguro ng IC dito. Kasi dito yun eh. Possible dito yun. Kasi yung shorted natin is nandito. So, ngayon, this is, I think this is a VRAM. VRAM sa VRAM core. VRAM dito sa VRAM na to. Kasi walang ibang coil dito, kundi ito. Kasi may isang coil ang VRAM. Ito yan, siguro. Tapos itong dalawa na ito, para dito sa isang MOSFET na to. Ngayon, kung sira to at hindi pinalitan, pumuputok lang kung pinapalitan. So, ngayon, may dalawang natitirang B-core.
So, tatlong Bicol siya, tapos isang Biram. Itong coil na to. So, kung shorted siya galing dito, punta dito. Subukan natin tanggal ito nasa gitna. Kasi itong nasa dulo. Na ito. Yan. Ito kasing nasa dulo, isa memory yan. Eh, may output siya na 1.5. Kung titest rin kasi natin dito, shorted siya. So, shorted. Tapos dito, shorted din siya. Diyo ba? Samantalang pag tinest natin siya dito, hindi siya shorted. Yan. Hindi siya shorted dito sa isang B-core na to. Dito sa isang B-core na to, hindi rin siya shorted. Kasi wala na yung MOSFET na nandito eh. Kasi ito, para dito yan. Hindi siya shorted. Ibig sabihin, maring may display siya sa PCIe. Kasi nakalagay sa ano ng customer, may display daw sa PC. Sa ano, pero pag sinalpak daw ito, walang display. So, check na natin. Ang sinasabi ng customer. Testing natin siya. Pag ganun kasi, pag mayroon siyang display doon. Okay. Okay. So, power on natin siya. Power on. So, tingnan natin kung may display. Kapag nag-display siya at nakalagay... Oo nga, umiinit ang PC. Ayun, meron siya. Meron yata. Ibig sabihin, sira yung ating external power supply connection. Yan. So, may display nga siya. Ayun. So, graphic card not connected. Power external is not connected. Ibig sabihin. So, punta tayo dito sa kabilang ano na to. Yan. So, ang gagawin natin, tanggalin natin yung nasa case ng MOSFET. Okay, tatanggalin natin yung MOSFET na nasa gitna. Baka yun ang shorted. Kasi may display siya. Kapag yun ay pinalitan natin at na hindi rin pumutok lang din. So, balagay B-core ang sira sa GPU sa ilalim. Okay, so ito. Ito yung wala, missing. Nang na-receive natin, missing yan. Tapos ito naman ay press. May supply siya, okay siya, good. Pero itong dalawa na ito ay wala. So, timahalin dyan sa dalawa na yan. Tingnan natin pag tinanggal natin kung mawala yung shorted. So, subukan natin. 500 degree. So, kailangan may init dito. Matigas tong IC na to. Tagal na ito tanggalin. Sulit tong IC na to eh. Factory welder pa yata ito. Kasi nilinis na ito ng customer eh. Tingnan natin sa ilalim kung may marking siya ng sunog. Ayan. So, medyo matagal lang ito. May mga parang ano dito. Ito. Ano ba ito? Bula? Oh, parang ano nga siya, possible baka sira nga. Meron siya mga ano, yung ano, balls. Siguro baka sira nga ito. So, tingnan natin. May ano siya oh, may lumalabas na mga bilog na maliliit. So, tingnan natin. Yung wala lang tayong IC nito, order pa tayo. Okay. So, natanggal na natin siya. Wala naman siyang marking na ano. Tingnan natin kung wala yung shorted. Wala naman siyang marking na nasunog. Malinis eh. Itong chip. Ibig sabihin na ikabit na to. So, triple MOSFET siya. So, check natin kung nawala yung shorted. Kapag hindi nawala, tanggalin natin yung isa pang MOSFET. Check natin. Na-hit mode. Tingnan natin kung nawala ang shorted. So, still shorted pa rin siya.
Dito sa B core, may 8 naman siya eh. Sa kabila, may 8. Ilan ba tayo? 5. So, tanggalin natin yung isa. Kasi hindi pa nawala. Doon sa isa nga. Try nga natin dito. Connected kasi yan eh. Yung isa, try natin tanggalin yung isang MOSFET. Ito. Para sigurado. Ito yung kanina kasi na may mga ano eh, parang marking. Ibig sabihin, malambot na yung pagkakasolder niya. Ibig sabihin, ito ay na ano na. Kasi bakas naman, may repair na siya eh. Wala nga yung MOSFET eh. Ibig sabihin ay ano siya, nanggaling na rin siya ng repair. Naka low melt solder na nalagay eh. Oh. Yung isa. Wala naman siyang sunog. Parang hindi maayos yung mga pagkakalagay. Hindi sariwa yung solder. So, hindi natin alam kung shorted to or hindi. Check natin. Oops, di pala napakita sana. So, tingnan natin kung nawala ang shorted. So, let's check. Okay, shorted this gun. Yan, nawala yung shorted niya. Dito. Wala siya. Ibig sabihin, hindi capacitor talagang sa MOSFET yung problem. So, tingnan natin yung memory. Pero may display siya eh. Shorted tong... Ah, hindi. 0.7 eh. Hindi siya. 0.7 eh. Hindi rin. So, nawala yung shorted. Ibig sabihin. So, yung... Ano ba yung huli natin tinanggal? Ito? O ito? Tingnan natin kung alin yung mawawala yung shorted. Tingnan natin itong basahin. So, wala pa tayong nasi search na ano dito sa MOSFET. So, try lang natin. This is shorted or not. Okay. Binaliktad. 1.4. Okay. Okay. So, yung basahin natin ang parehas. Okay. This is, okay. May pagkakaiba yung dalawa. Okay. Dito ay parang shorted. Tapos dito, hindi. So, ibig sabihin, yung isa may problem. Ito. Kasi, oh. Pansin nyo. Dito. Hindi nakita pala sa, sorry. Ayan. So, mapansin nyo dito sa kabila, may reading siya. 3.324. Parehas, ha? Sa kabila naman, yan. Parang shorted siya. Tapos, balikta rin natin, shorted siya. I'm not sure kung naka-unto, ano. Paano ba ito? So, wala pa tayo schematic. Yung kabila, pag binaliktad mo siya, ito, may reading. Ayan. Sa kabila, tingnan nga natin, may reading. Ayan. Pero, shorted. Ayan. Parang shorted yung ano. Ayan, pag binaliktad siya, mayroon siyang reading. Dito, balikta rin natin. So, 1.6. Tapos, pag binaliktad. Tapos, dito sa kabila, try natin. Tapos, pag binaliktad. Dito.
I'm not sure, pero try natin ha. Isip tayo. Ibabalik natin yung IC. Ito, medyo may alanganin itong isa. Wala lang ako gaganitong guys na IC. Wala pa akong ganito. Orderin pa yan in case. Search natin yung ano. Kung ano ba yung nasa gitna. Ito yung medyo good. So, yan siya. 6823C. So, hanap tayo. 6823C. Ayan. So, may lumabas tayo. Share nga natin ang screen. Ayan. So, meron tayo dito. This is it. Ayan. So, check natin. Identify natin. It's on IC. So, ibig sabihin, B-in. Ang B-in pala yung gitna, guys. So, ito yung shorted. Tapos, lakihan natin. Yan, B-in daw yung nasa gitna. Figure 4. B-in. Tapos, ground. Okay. So, ibig sabihin, itong ganito yung position niya. This is a B in. Yan. Itong isa short, yung isa shorted. BS. So, nasa na kanyang gate. So, check natin yung gate. Kailangan kasi natin siyang i-off. Yung isa kasi ay naka-on. So, punta tayo ng microscope. So, ito yung naka-on eh. Ayan, ito yung naka-shorted eh. So, hanapin natin yung gates. Kailangan natin siyang i-op. Gate. GL. Power good, power good. Power good. Ang ino-off, pag-off natin ay yung subukan natin siyang i-off. Subok lang. So, sa drain. Drain. Asa kaya drain dito? Drain. Be in. Be in. Be-ish. Asa kaya ang drain? Read natin ang schematic. This is input provide return. Ito daw. Switch. Nasa ng drain. Medyo hindi ko guys siya mabasa yung ano. So, try na lang natin ibalik yung isa. Subukan natin. Hindi ko ma-identify. Ibalik ko yung isang IC. So, ilalagay natin yung sa taas. Ito. So,
Nasira na yung panghinang ko. Nasira na nga. Masyado siyang mainit. Babaan natin temperature. Okay. Tapos gagamitan na lang natin siya ng ano. Ng low melt solder. Gamitan na lang natin siya. Itong isa, ibabalik natin. So, ganito ang posisyon yan. Kasi base dun sa kanyang pin. Ito yung tuldok. So, ito yung pin 1. So, yung isa pala ay wala ng pin. Tingnan niya natin to kung ano. Parang ano siya eh. Wala na siyang paa. Okay, connected. So, may paa pa dun. Habit na lang tayo ng low melt solder. Ano? Tawag dito. Itong ano na to. Gamit na lang tayo nyan. Okay. Tapos, lagay natin yung IC. Sinan natin kung mawala yung shorted. Pag-inan na natin yan.
Okay, press natin. Press. Okay. So, tanggalin natin ang mga excess. Okay. Okay. Natin kung clear. Okay. May isa lang hindi masyado kumapit. Pero never mind. Okay. Tingnan natin kung shorted siya. Shorted pa rin. Sana hindi na. Okay, not shorted. This is 11. So, ito, hindi naman siya shorted. Itong isa na ito. This is B-in. Yan. Kung shorted tong B core na to, patay na. Patay na. May problema dito sa chip. Kasi kapag bumili tayo at pinalitan natin yan, tapos itong isa na to, tapos pumutok lang din. Nag-short bigla. Baka sinaksak mo siya. Wala ka na yan sa B core na yan. Problem. So, tinilagyan natin itong isa kung sa B RAM ito. So, let's check kung may display. Actually, palamigin muna natin. Lamigin ko na ilang minutes.
So, habang pinapalamig ko siya. So, kung ano, may problema yung ano. Kasi 4 gig lang to eh. Medyo mababa. Then, 512 bang isa kasi. Gawa nang ito ay 8 memory. Hindi 4 gig. 4 gig lang siya. Di 512 bang isa. Medyo low specs na. Medyo mahal lang yung IC na ganito. Yung malalapad. Pero depende sa customer kung magugustuhan niya. Kaya lang pag ano, orderin pa kasi natin yung pyesa. Kasi pumutok lang din, malulugi lang ako. Yan ang mangyayari sa ganito. Medyo malulugi lang tayo. Pero yun ang ano, wala tayong magagawa, ganun talaga. Umaano lang kasi tayo ng chance eh. Baka sakali. Yung BHS niya may 11 millivolts. 0.11 millivolts. Yung BIN. Ah, hindi. Yung kanyang BIN. So, sukatin nga natin ulit. So, nakalimutan ko na. So, kung sukatin natin siya. Ito yung BIN eh. Alam ko ito yung BIN. Check na natin sa ano. Ah, hindi pala. Ano yun? Ground. So, ground yun. Okay. This is, ito yung BIN. So, meron tayong 7. BIN. 7. Tapos, may nasa labas yung BCC natin. Nandito yung BCC. Sa pin number 2. Nandito yung BCC. BCN. Ang BN sa kabila. Dito. Ayan. Tapos, BHS. Ito yung isa. Hindi naman siya shorted. Hindi siya totally shorted. Kita nyo ba guys? Ayan. Itong isa, pares lang siya. Then itong isa, 6. So, dito sa kabila is 6. So, ang shorted natin is... Aw. Tama ba? Kasi pag nakatao, ground. Ground yun isa eh. Check natin nga. Kasi tataob siya. Pag ganun. Ay, tama, ito yung ground. Tapos ito yung ground. Tapos ito yung kanyang BIN. So, mayroon siyang 300. Tapos dito ay BIN. 500 something. Tapos ito yung kanyang BS. B switch. High side. B, ano siya eh. Ayan. Kasi ito yung ground. So, nandito yung kanyang ano. So, power good niya. Dito sa kabila. Power ground pala, sorry. So, check natin guys. So, before ano, medyo mahaba ang ating oras. Tingnan nga natin kung anong result. Lagyan pala natin siya ng fuse. So, tingnan natin kung working pa yung fuse. Hindi na. Sira na. Nalagyan na lang natin ng ano. Sayang kasi ang fuse. Mahal kasi yan. Nasa 56 pesos din siya. Lagyan na lang natin ng ganito. Para hindi masyado magastusan. Yan, naka-low. Kaya pala hindi mahinang. Isa.
Saan yung ating cutter? Okay. Subok. Pag hindi nag-on, so wala na tayong B-core na isa, nag-iisa na lang yung B-core natin. Supply natin na ito. Tingnan natin kung papasok yung voltages. So, tingnan natin. Ayan. So, tingnan natin yung pan. Kasi ito, iikot yan ganyan, tapos titigil. Okay? Power on. So, nag-continue. Tingnan natin kung may effect. So, voltages. So, may supply ba siya? Dito. Okay, may 11 volts. Ang BIN. Okay, let's see. Ayan, so wala na siyang ano. Pansin nyo. Yun nga lang, patay ang isang B-core natin. Ah, dalawa ng B-core yung wala. Ayan, so. Ayan. So, meron siyang display na. So, ano na lang natin. Ayan, so pinatay ko na siya. So, order tayo ng pyesa. Kasi wala tayong pyesa. Shorted kasi yung isa. Sira yung isa nating MOSFET ito. Ngayon, kapag dalawahin na natin, so dalawa siya, then makapag-deal muna tayo sa customer. Ayan. So, medyo haba ng oras sa repairing nito. Medyo, ano kasi siya, matitigas yung mga hinang. Medyo malaki yung magagastos ng customer dito. Ayan. So, 4 gigs. So, tingnan natin kung approve ba ng customer. Or magtyaga siya sa isang core. Ayan. 1 core na lang yung GPU niya. Ayan. So, stop muna dito. Order muna tayong pyesa. Okay? Continue na lang natin mamaya. O kaya sa mga next following days. So, itutuloy lang natin yung ating nire-repair. So, na actually guys, nalimutan ko na yung unang video nito. So, order kasi tayo ng pyesa para dito sa ano ito. Hanapin ko na lang yung video nito siguro. So, alam ko, order ako ng pyesa para dito. So, hindi ito. So, papalitan na natin siya. Ang ano niya guys, itong IC niya. Dalawa yung ano yung IC. Pero yung isa, dati nang wala. So, hindi ko alam kung bakit wala yung isang IC. Pero, subukan na lang natin siyang lagyan. Or, kapag pumutok, hindi na natin lalagyan kasi may dating wala dito eh. Tapos yung isa lang yung available. So, pwede naman yung guys. Yung core lang na ito ang gumagana. Tapos yung isang core, hindi gumagana. Baka possible may problem siya. So, testerin nga natin. Kung minsan kasi ganun siya eh. So, ito kasi may display. Tapos ang hindi lang gumagana ay yung so, okay naman siya eh. So, itong isa na ito. Ayan, so, palitan na natin. Ito lang muna isang lalagyan natin. So, ang gagamitin natin guys dito na pang ano is ganito. Ang tawag dito ay solder paste. Ayan. Solder paste yung gagamitin natin. Hindi siya soldering iron. Ang tawag ba dito? LED. LED din siya, pero solder paste ang tawag na kanya. Itong isa ay soldering iron LED. Yan, soldering iron LED. Hindi ko na masyadong tanda mga pangalan guys. So, medyo ang utak natin ay focus on repair. Kaya minsan, hindi ko na nababanggit. Nag-iiba-iba yung nasasabi ko minsan. Sobrang busy. Dahil problema. Dahil problema ang repair. Yan. Pero at least, mare-repair naman siya guys. So, hanapin ko ay gunting. So, buksan na natin to. Ito ay 20 pesos yata to. Hindi ko na lilimutan. 20 pesos yung ating in-order na piyasa. So, ito siya. So, ang total nito nasa 800 plus. So, may shipping fee pa. Ayan. Tingnan natin kung tama yung order natin. So, tama ba yung IC natin na hinahanap?
So, yung nandito, okay, bale. Yan. FDMF 6823C. 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 Tatama naman pala, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sambo pa lang pala. So, dalawang 5 pesos yung order natin. Ayan. So, gagamitin natin ay low melt solder. Kasi para kumapit siya ng eksakto. So, ang position niyan, guys, ay ganito. Tama ba? So, ganito pala. So, meron tayong pin. Ayun ang pin 1. Ganito ang position. Yan. So, ganyan yung position niya. So, lalagyan lang natin ng solder paste. Para mabilis siyang kumapit. Medyo may matigas. Tagalin natin yung matigas. Para hindi ka problema. Ayan, okay na yan. So, kalat lang natin. Pag mga ganito kasi, guys, yung ano, ginagamit ko ay hindi yung old matigas kasi yung mga old. Yung unang original solder nito matigas. So, medyo delikado kasi yun. Tapos, ang taas pa ng temperature na ginagamit natin. Tapos, matagal. Matagal siya malusaw. Kasi yung original na solder na nakalagay dito is naka-welding, matigas na klase ng lead. Ayan. So, ilalagay na natin siya. So, ganito ako pa nagagawa, guys. Ayan. Actually, mag-a-align naman yan eh. Kapag nainita na. So, lagyan na natin ng heat. So, 500 degree. 500 ang temperature din, 60 ang air. So, pwede na yan. Oops. Parang gumulo. Ayan. Mayari. So, gumulo pa yata.
i-press lang natin siya na maayos. Kailangan kasi down na down siya. Think okay na siya. Tanggalin natin yung mga axis. Okay. Solve na kaya ang issue. I think it's a good joinings. So, alinisin na natin siya. Tingnan natin kung magiging good. Okay, pantay naman. Okay, good joints. So, magandikit. Isin natin. Okay na. Score joints. Okay. So itong isa, kabitan na rin natin. So, testing muna natin kung magkakaroon siya ng display para sigurado. Ayan. Nung nag-display,
Abitan natin yung isang dating missing parts. Yan, kasi hindi siya kinabitan. Siguro, maaaring yung core nito shorted na punta dito. So, kaya siya hindi kinabitan. So, tingnan natin. Para malaman natin kung... So, isa lang natin siya. Saglit lang guys, i-setup po lang to. Setup lang natin siya. Para ma-testing. So, kailangan natin gamitin ay DBI plus 5. So, naka-on na yung monitor. Tingnan natin kung mag-short. Or mag-on siya ng maayos. Power on. Okay, nag-on siya. So, try natin kung may display. Ayan, mukhang nagka-display. Display ba? Ayan, so let's see. Let's see what happened. Ayan, mayroon siya guys. Ayan. So, pinatay ko na agad kasi... So, ang gawin natin, ilalagay ko yung kanyang, ano, yung isa niyang core. Buhay natin yung isang core. Yeah, so, isama na natin sa repairing natin yung isa niyang core. Kasi may core dito na nawawala eh. Subukan natin siyang isama. Kung mag-works. Okay, kung pumutok naman yung IC, so wala tayong magagawa. Ayan. So, ganun talaga. Kung pumutok yung isang IC. Kung pumutok ulit. Ayan. So, lagyan pa rin natin siya. Okay. So, lagyan ko siya nito. Subukan natin. Sayang yung core na to. Ayan. So, huwa tayo ng isang IC. Where's my IC? Saan na palagay yung IC natin? Ah, ito pala. So, lagyan natin siya ng isa. Sama na natin yan. IC na yan. Yeah, paglagay natin ay ganito. So, ganyan yung position niya. So, didikit ko na siya para pag nainitan ay sumakto na. Subukan natin siya magpaganahin. Kasi hindi nilagyan dito, ibig sabihin, kapag nag-short kasi ito guys ulit, itong IC na to, hindi na natin pwedeng ilagay. Either sira na yung core line dito.
So, ayos na lang natin siya kasi di ba masyadong pantay. Na mainit. Ay, napasobra. Yan, tumigas na siya. Medyo mahirap lang siya, ayan, no? Position. Sana hindi mag-short. Kasi pa nag-short. So, tatanggalin na natin siya. Ayan. So, hindi siya kailangan. Makaka-damage pa ng ibang parts. So, ayan. Ay, hindi pala nakaangat. Nakaangat pala yung ating ano, hot air. So, hindi ko napansin. Hindi pala hindi nalamig. Okay, clean lang natin to. Para matesting natin siya kung kalimutan ko yung hot air natin, hindi na siya nakaano. Hindi siya nagko-cool down. Kalimutan natin.
So kapag okay na parehas, saka natin ilalagay yung fuse dito. Kasi sayang yung fuse eh. Yung fuse kapag pumutok lang. Tingnan natin. Go. Ito ba yun? Kung good ang mga joints. Okay. So, inspection natin. Via microscope. Tingnan natin ang solder joints. Okay siya. Okay. Fit. Okay yan. Okay. So, tingnan natin kung mag-works. Sabihin nyo, mainit lang siya. So, lagay natin sa... Yan. Palamigan muna natin ng kaunti dito. Sana hindi mag-short. Sana mag-works na maayos. Pag nag-short, edi tanggalin ulit. Ayan, so palamig-lamigin lang natin guys. Medyo mainit siya eh. So, electric panan muna natin. Hindi kasi natin siya guys matetesting o matitester kung nag-shorted na agad siya. Kasi pag nasa loob yung sira, so yun, medyo mahirap. Hindi siya natetester. Pag mga resistance, ganyan, mga nagbago, hindi natin masyado basta malalaman, ma-identify, kaya yun, ganun muna gagawin natin. So, tingnan natin. Pagiging good siya. Let's see what happened. So, pag pinower on natin, hindi nagtuloy, ibig sabihin shorted. So, power on na natin siya guys. Power on. Ayan. So, shorted nga. So, gaya nga ng sabi ko, hindi siya nag-on guys. Yun ang ibig ko sabihin. So, hindi ko ta... Kaya hindi na siya nilagay nung technician na naglagay. Either yung PCB lines niya. So, open na. Ayan. So, wala. Ganun talaga guys. Kahit masayang yung IC natin, pero kailangan natin siya subukan. So, re-remove na lang natin yung isang core na yun. So, sayang yung IC. Pero ganun talaga. Kasi wala naman itong ano eh, tinatawag na secondary ano, voltage controller. Wala siya eh, wala sa likod, wala akong makita. Kasi ang nasa likod nito, ito lang. Wala yung mga voltages controller niya. Capacitor lang yung mga nandito. So wala akong makita na nagkocontrol sa mga bawat MOSFET na to. Yan. Kaya wala siyang ano eh, IC controller. Wala akong ma-identify. So, we need to remove. So, check na natin kung alin yung nag-short. So, dun ba sa may fuse sa baba o sa taas? So, fuse sa baba nga. Okay, punta tayo sa baba. So, remove ulit natin. So, ganun talaga. So, kailangan lang natin try and error. So, ayan. Nagaling na natin to. So, yun yung nag-cause ng ano, shorted. So, wala yan. Sira na. So, tanggalin na natin. No need. Ulit at IC. Maaaring yung, kasi ginawa na, may nagawa na rin ito yung before, si o ng repair. So, wala na kasi nakalagay dito. Kasi, nakaangat nga yung isang lines. Maka nag, ano na, dikit na. Kaya siguro, hindi na nilagyan, ganun yung nangyayari. Ayan, wala naman siyang dumikit sa ano eh, sa kapwa. Wala naman.
Wala na tong IC na to. It's shorted na yan. So, wala naman siyang dumikit dito. Ayan, siguro yung lines niya wala na. Hindi naman nakadikit dito sa kabila. Patol naman yung lines. So, wala tayong magagawa. It's okay. So, at least gagana pa rin yan. Yung isang nasa taas. Walang problema yan. So, ito yon shorted kanina. So, hindi na siya shorted. Ayan. So, itong isa. Lagyan na natin siya ng fuse. So, lagyan natin ng fuse. Hinangin ko na lang siya. Ayan. Microscope na lang natin. Saan na ang fuse? Kunin ko yung muna yung fuse. Bali, ito na lang ang fuse natin. Kailangan natin siyang lagyan ng fuse para medyo secured. Para secured. Ayan. So, 10 ampere. Tatatlo na lang. Bibili na ulit tayo ng fuse. Order na ulit sa Shopee. Saan na yun? Sa taas. Ito. Ayan. Tatanggalin na natin yung ginawa natin yung fuse. So, hindi na natin ito kailangan. Okay. So, yung fuse natin, 10 ampere. Lagay na natin dito. So, yun na yan, guys. Yan, kumapit na siya. It's done. Yeah, so, for testing na to, guys. Show ko muna sa inyo na gumagana yung ating ano bago natin siya ilagay sa stress test. Yan. Check natin yung ano. Yung dito. Nagbabuzzer naman yan, yung shorted. Ayan. So, hindi siya nagbabuzzer. Sabihin, good siya. Ayan. So, pwede siyang i-test. So, show ko sa inyo para makita nyo naman na hindi napiktuhan. So, yung isang core na yon ay shorted na. Wala na tayong magagawa doon. Kung anong lines man yung tinamaan, so hindi natin ma-identify yun. Wala tayong schematic. Wala tayong board view, but kung ano yung dating gumagana nung after nung i-repair nung unang nag-repair, so na-repair uli natin siya. Okay? So, mainit pa ba chip? So, hindi naman na. Power on natin. Ay, patay pa lang ating unit. Buhayin ko muna. So, power on. Yan, pan-spinning. So, let's see. Yan, makita nyo, may display, guys. So, patayin ko na. So, may display tayo. Lagyan na natin ang si-setup po na siya po, stress test. Ayan, guys.
Ayan guys, so update ko na lang kayo guys later. Lagyan ko lang yun ng thermal paste, then etc. etc. Then isasalang natin doon, press stress test para hindi na mabush yung masyadong oras natin. Then show ko later yung stress test result natin kung 100% is working fine. Okay? Just wait for a while. Test natin. So, yung mga ganito guys na pan, medyo nagwano siya, nagbo-boost. Actually, yung aking power supply na ginagamit, yung malalakas yung pan ng wattage. Actually, hindi yan kaya ng mga ng aking power supply. Kasi, kagaya nito, eto guys, oh, lambot na guys. Oh, sobrang init. Yan. Lagi malalakas ng pan. Kaya yung mga 3 pan, hindi yan ano, nagsishutdown yung PC pag nag-stress test ako. Ngayon, nag-overheat lang siya. Medyo kaya pa naman. Pero, actually, hindi siya good. Mag-ano siya, masisira yung ating wiring. Kasi hindi siya design. Pinadaan ko lang kasi ito sa power ng hard disk. Ayan, kaya hindi design yung power supply ko. Medyo mahal kasi yung power supply na ganun kaya pang-stress test. Pinagtsatsaga lang natin. Pan-testing lang, guys. Ayan. Pero it's working na. So, wala nang problema sa ating nare-repair. Gumagana. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, shoutout pala natin yung mga kapatid sa Metro Manila East. Ayan, Metro Manila East. Iglesia ni Cristo, ayan, mga kapatid. So, kapatid yung may-ari, Iglesia ni Cristo. So, shoutout po sa Metro Manila East. Lokal ng Metro Manila East. Distrito ng Manila. Ayan. So, in-stress test na natin siya, guys. Ito siya. Ayan, it's running for stress test. Working na po siya. Gumagana na. So, ito yung kanyang specs. Ayan, 4 gig NVIDIA. 970 guys, 4GB. So, ang kanyang GPU is 200.04. Ayan, medyo mataas siya na version. Isa dun sa 104 at 107. Kasi dual, ibang version naman siya. 970 siya. Iba kasi 1050. Pero old ano na ito guys eh. Old ano na yata ito. Kasi 970 pa siya eh. Pero I'm not sure. Pero yan yung specs niya guys. Yung temperature niya, stable naman siya. Yan, it's working fine. So, palit. Yan, ang gamit natin ay DBI plus 5. Yan. Okay, yan yung ano niya. Tapos, ano na kasi, puro mini na yung ano niya eh, yung port. Pero it's working fine na siya. Gumagana na. Masisend na uli natin, papunta sa may-ari. So, okay na yung ating repairing. Ating na-repair na GPU. So, ayan. So, shoutout pala natin si Sir Bruce Lee Jeff. Ang kanyang Facebook. Ayan. It's working na po ang iyong GPU. Ayan. So, ang issue kasi nito, na no display, pag nakakabit yung dual 6-pin. Ibig sabihin, na-shorted niya nasa 6-pin. Ayan. Tapos, lumalabas kasi doon yung hindi nakaplug yung kanyang 6-pin. Ibig sabihin, shorted kasi yung 6-pin niya kapag nakasalpak. Hindi nagpa-power on. Pag hindi nakasakabit po si dual 6-pin, nagpa-power siya. Ayan. Yun yung nalagay. Pero okay na siya guys, working fine. So ready to ship sa may-ari, sa owner. So salamat ng marami sa ating kapatid sa Iglesia ni Cristo na si Sir Jeff Bursley. Yan, from ano yata ito, Metro Manila East. So tagig yata siya, so hindi ko lang sure guys. Yan, nalimutan ko na kasi. Ayan. So in order ko pa yung pyesa niya, medyo natagalan yung ating pag-order. So ngayon lang siya dumating, kaya naikabit ko siya. Ayan. So, yung dating sira na hindi na natin siya nilagyan ng MOSFET kasi nga, maaaring shorted na siya. Kaya hindi na rin siguro nilagyan ng unang gumawa. Ayan. Ngayon, yung pangalawang sira ngayon is yung MOSFET na yon, yung shorted. So, yun na lang yung pinalitan natin. Okay. So, okay naman yan guys. Magagamit naman yan ng maayos. Mag-work yan ng maayos. Ayan, so parang ano lang yan, hindi ko lang, ano, alam ko sa core kasi yun eh, ganyan, parang nabawasan yung core. Pero hindi kasi sigurado guys, hindi kasi ako masyado literate sa mga core, kung paano siya binibilang. Pero sa specs naman niya, so yung kanyang GPU clock is 1050 Hz, tapos ang memory niya is nasa 700. 1,700 plus. Di, yung boost niya nasa 1,150. Sa, yun yung naka-boost. Lagay. So, yun yung nakalagay sa specs niya. Ayan.
So hanggang dito na lang uli yung aking pagre-repair. So magne-next repair na naman tayo. Yan, sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan, so muli, magkita-kita tayo sa susunod na video. Then para sa mga bago pa lang sa ating channel, please subscribe, then like, and share. Yan. Then kung mayroon kayong question, tanong sa akin, so pwede po kayo mag-comment. Lagi po ako nagre-reply sa YouTube channel. Tapos may description din po sa ating video. Nandyan lang lalagay po yung description sa baba. Nandun po yung ating group, Facebook group, Facebook page. So, message nyo lang po ako doon kung gusto nyong magpagawa sa akin. I-send nyo lang po yung repair. May address po doon. Kompleto po yun. Pwede nyo muna ako i-PM sa Facebook yan kung gusto nyo magpa-repair sa akin. Kasi marami nagpa-repair sa akin. Yun, nanggagaling din ng YouTube. Ayan. Pero mas marami yun sa Facebook. Ayan. So, ang ating trabaho is online job lang, guys. So, freelancer technician lang ako, guys. May shop ako. Ito, shop na to. actually, nasa ano to. Ang original kasi nito is ticketing outlet kasi ito, guys. Pero matagal na akong technician. Since 2008 pa akong technician. Nagtrabaho na ako rin sa store. No? Sa store bilang isang sa ano technician sa department ang kinalalagyan ko. So, matagal na yun, guys. Marami na rin ako naging customer dun eh. Dati. Sa Laguna kayo yun, guys. Ngayon kasi nasa Antipolo City, Rizal na tayo. So, andito tayo nagbibuild ng bagong customers. Ayan. So, actually, nag 2018 lang ako nagsimula dito sa Antipolo City. And the rest kasi is Laguna. Doon ang pinakamarami kong customers. Actually, hindi na ako nagsiservice doon na... Dati lagi ako nagsiservice kahit malayo. Manila to Laguna. Pero sobra kasing pagod. Then, mahirap pag back job. Luging-lugi sa pamasahe. Kasi 500 din yung pamasahe. Round trip, pagod pa. Maghapon. Ayan. Ayun din tinigil ko na 'yung pagsiservice sa Laguna kaya dito na tayo sa Antipolo City. Ang ating base, ang ating command center. Ayan. So, ayan guys, marami pa rin akong repair. So, actually nakapila ngayon nasa 15 pa. Kailangan ko pa siyang tapusin. Parami siya ng parami. 15 'yung sa mga video card na nakapila. Pero meron kasi dito dumating na isang TV at saka isang electric fan. So, dagdag 'yan sa 15. 15 pieces na nakapila. Dagdag pa 'yon. Tapos may mga parating pa tayo guys na i-repair. Ayan. So, ayan guys, marami na akong nasabi. Mahaba na yung ating video. So, salamat sa inyong panonood. See you on the next video. Bye-bye!